Kung ito ang nangyayari or mangyayari, then saan ako lulugar, di ba? Saan ko ilalagay yung pera ko? And, you know, hindi naman sa pag-ano, mga ka-Arky, pero last year, hindi ako nagpa-bond fund sa mga kliyente ko talaga. Yun, ako. So, welcome sa part 2 nitong video where we are reviewing yung fund performance for the first quarter. And nasa na tayo rin si sa UITF na tayo. Yan, UITF. Punta tayo sa equity funds. Actively managed equity funds. Coming in at number 3 is PRULife. UK Investments is their PRUinvest Philippine Peso Dynamic Equity Fund Class 1 at 4.46%. Very good. Number 2 is Manulife's Equity Wealth Fund Class 1 at 4.52%. Uy, dikit ang laban. And number 1, medyo humiwalay. It's PNB's High Dividend Fund at 6.08%. Ay, magandang performance. Para, parang mas malaki yung kinita ng mga equity UITF kaysa sa mga equity mutual fund. Bakit kaya ganun? I don't know, but I would hazard a guess. Kasi ang UITFs, hindi sila bound by the SEC rule na single issuer limit. Mga mutual funds kasi, may rule ang SEC na they cannot invest in any one single issue except government securities, ha? But they cannot invest in any one single issue. So in the case of mutual fund na stock funds, hindi sila pwede mag-invest ng more than 10% of their part in any stock. So feeling ko lang, you know, with UITFs, they have more leeway so they can invest more than 10%. So baka dun nakabira. Pag may nakita talagang magandang stock, no, pwede nilang buhusan. Buhusan. Sa mutual fund, ka lang. Although, ang flip side naman nun, medyo risk management, di ba? Yes, mas deep ka sa mutual fund. So, I think that would have played a factor, yung overweight na yan. Next. Yung ating equity index tracker fund. Okay, number 3 is Union Bank's PSE index tracker fund at 3.25%. Next off is Atrium Philippine Equity Smart Index Fund at 4.3%. And number 1 is BPI Invest Philippine Infrastructure Equity Index Fund at 9.5%. 9.5 equity index. Pero fund? Ano siya? Infrastructure Equity Index Fund. So I think okay. So hindi siya yung PSEI Composite Index. Hindi. So para ibang index siya. Its own. Ayun. Parang yung sa mutual fund do yung MS CI, no? MSCI na iba. So tingnan din natin 'yung mga ka-Arky, no? Yung mga ganong nitty-gritty. Sabi nga, the devil is in the details. Punta tayo sa feeder funds, okay? Yung feeder funds, okay. Ito 'yung mga funds na nag-i-invest into another fund. So isang fund lang ang laman 'yan. Number 2 is BPI's Invest Catholic Values Global Equity Feeder Fund coming in at 29%. Congratulations. Ay, ganda ha. And for one quarter, hindi masama to ha. And number 1 is BPI Invest US Equity Index Feeder Fund Class P for not Papa P but for Philippine Peso Class 22.13%. Okay, wow. US market kasi. Take profit na yan. Kasi 20%, pwede na. Pwede nang return for the whole year. Sa mga ka-RG, no? Nakikita niyo yung advantage of having, of having diversification talaga in different markets. Yun. Punta tayo sa fund of funds. Isa lang naman, all of these, no? Yung mga UITF figures natin, care of UITF.com.ph. And nung tinignan natin, well, isa lang yung lumabas. It's BPI's Fixed Income Portfolio Fund of Funds. It's minus 0.83%. Because of, ano siya, Fixed Income Fund of Funds? So, it's a fund bond, of fund. Bonds. Parang bond fund. No? Yes. Kaya siya negative. Punta naman tayo sa balanced funds. Okay, number 3. It's, PRULife pa rin. Mukhang maganda si PRULife, ha. It's PRUinvest's
Philippine Peso Balanced Allocation Fund, Class A, mm-hmm. at 1.94%. Next off is, Pru-Life pa rin. Pru-Invest Balanced Allocation Fund, Class 1, at 2.08%. And number one sa balance fund natin is China Bank Balanced Fund at 2.88%. Alright. Mga bagong names yung mga naririnig natin, no? As compared to the previous 2 years. Two or three years. No? Kung babalikan ng mga ka-RK yung ating mga fund performance, no? Malamang iba yung mga maririnig nyo nyo ngayon. Exciting. Exciting to. Punta naman tayo sa fixed income, yung mga long-term bond funds. Number three is Bank of Commerce's Diversify Peso Bond Fund, minus 0.25%. At least alam niyo yung pinaka-kounti yung negative, di ba? So, tama. Okay yun. Number two is UCPB's Peso Bond Fund at minus 0.15%. Mm-hmm. And number one is Land Bank Bond Fund at minus 0.11%. Uy, manipis. Mm-hmm. At least hindi masyadong lugi. Di ba? Punta naman tayo sa Intermediate Term Bond Fund. Number three is Manulife's Stable Income Fund at minus 0.06%. Number two, I'm impressed kasi positive, ha? Given the environment, it's PNB's Peso Intermediate Term Bond Fund. It's 0.20% up. And East-West's Peso Intermediate Term Bond Fund, number one, at 0.29%. Alright. So, nabanggit natin kanina to sa part one na in general, talagang hindi profitable yung market for bond funds in recent times because mataas yung inflation, tumataas yung interest rates, no? But again, the emphasis on having a diversified portfolio kasi mga nakaraang taon, ang taas ng kinikita ng bond fund, negative yung equity fund. Ngayon, positive naman yung mga equity funds, tapos yung mga bond fund, sila naman yung medyo negative, no? So, it's really important to know kung paano natin ibabalance yung portfolio natin, no? And that's something that we can definitely help them, no? Yung kanilang portfolio, kumbaga, management. Kung ito ang nangyayari or mangyayari, then saan ako lulugar, di ba? Saan ko ilalagay yung pera ko? And, you know, hindi naman sa pagkano mga ka-RK, pero last year, hindi ako nagpa-bond fund. Mga client talaga. Kasi nakita ko na yan, mataas ang inflation, Fed rate hike, nangyayari, mangyayari. So, hindi talaga ako. Stagflation pa nga eh, di ba? So, hindi talaga ako nagpa-money market. So, yun, masaya kay kliyente ko. So, positive ang mga kliyente ko. Yeah. So, speaking of money market, Ay, may medium term bond fund pa pala, pero puro negative pa rin naman. So number three, si Metro Bank's Metro Corporate Bond Fund, minus 0.73%. BDO's Peso Bond Fund, down by 0.67%. Si Odyssey Peso Medium Term Bond Fund, down by 0.63%. Oh, kita nyo, right. Negative pa rin. So if you take our advice, nako mga ka-RK, positive ka. Next, huli, money market fund. Number three, Manulife Investment Management's Money Market Fund at 0.25%. Number two is RCBC's Peso Short-Term Fund at 0.28%. And number one is Maybank Tiger Peso Rawr. Money Market Feeder Fund at 0.31%. Parang, Sabi nga ni, ano ni, sabi ni Mimiya, di ba? Ayun. So, yun mga ka-RK, no? That's our run-through for the UITFs for the first quarter of 2022. Yun. Nako, mga ka-RK, of course, we are doing this quarterly review ng mga performance ng both mutual fund and UITF. Just to give you an idea kung sino ba yung medyo maayos yung pag-manage ng mga fund portfolio nila, especially if you're looking for a new mutual fund or a UITF na pag-iinvestan. Ngayon, kung hindi nyo narinig yung mga mutual fund at saka UITF companies ninyo, hindi naman ibig sabihin ay ibenta nyo na tapos ilipat nyo, no? So, right. Anong tawag natin sa mga ganon, yung mga performance chaser? Oo.
So hindi rin maganda maging performance chasers, and kung babalikan niyo mga ka-RK yung mga top 3 ng mga fans mm-hmm. sa mga nakaraang mga taon, mapapansin niyo iba-iba talaga. May mga panahon na itong company na to yung number one, may mga panahon na ibang company naman. Ang importante sa atin ay tayo mismo ay matutulungan tayo nung mga investment natin para ma-reach yung financial goals natin. So hindi tayo naghahabol ng pinakamataas na return, dapat ang hinahabol natin ay yung tamang amount of return lang para ma-reach natin yung amount na required natin for our financial goal. Kasi mababaliw tayo kapag hinahanap natin yung number one, di ba? Totoo. Ako, trinak ko na yan eh. Wala talagang consistent number one talaga. Sa totoo lang. At saka, minsan ang returns naman, maliit lang ang diferensya, di ba? 0.5, mm-hmm. you know, 1%. So parang tingin ko okay na rin yung kesa habol ka ng habol. Kasi ang importante talaga, again, no, sabi nga ni Fitz, is yung regular na investing kung for the long term tayo, and you know, kumbaga steady hand at the till, sinasabi yun. So maraming salamat mga ka-RK sa panonood nitong ating video. So sana napanood nyo yung both part 1 and part 2, and hopefully ay convince namin kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel. So give this a thumbs up and share this to your friends. At i-click nyo na yung subscribe button at yung notification bell para alam nyo kapag meron tayong bagong video at kung meron tayong live stream. Alright, so any parting words sa Renzi? Yun, so maraming salamat mga ka-RK. And see you next quarter sa ating quarterly performance update. At makikita natin if we see the same companies or may mga bagong pangalan na naman tayong makikita. Alright, so bye-bye. Thank you, Renzi. Bye-bye, mga ka-RK. Bye-bye.